Yo, what's up mga backyard? Welcome back sa akin channel. So matagal tayo hindi nakapag-upload dahil tayo nagbakasyon. At ngayon ay nagbabalik tayo dito sa ating mga backyard, sa ating MB farm. So i-update ko kayo dito sa aking mga isda dito sa aking backyard. So medyo marami nang nagbago. At ito na yung ating mga fry kung naabutan nyo yung ating sa last video. Ito na yung mga nakalagay dito na mga fry. So, ito ay gagamitin ko dahil meron na naman akong panibagong fry, guys. At ito ay mga malalaki na at doon ko ilalagay ito sa ating mga 50 gallons. At ito nga pala yung ating mga bagong fry ng Goldfish. So, parehas lang ito. SBST pa rin ang parents ng ating mga fry. So, kung matatanong nyo guys, ang ano natin, ang breeder natin dito ay male na BTO at tricolor. Tapos, ang female natin ay white poranda at panda. So, yun yung ating breeder. Tapos, napakarami natin dito guys na mga HB blue. So, ililipat ko siguro to doon sa ating MB farm at nanganak to dito. At itong ating 20 gallons na to ay gagamitin natin para dito sa ating mga fry. Tapos ito yung ating isang flower horn na future breeder natin. Ayan, si Lychee. So maraming salamat doon sa nagbigay ng pangalan doon sa ating flower horn. Tapos itong mga goldfish dito ay isosort natin at hahanapan lang natin yan guys ng mga pwede natin i-keep. Tapos ibebenta na natin yan. So ipopost natin yan. At mura lang naman natin ibebenta yan, pati itong nasa 35 gallons natin. So parehas lang ng batch yan guys. Yung nandun sa 50 gallons natin tsaka itong nasa 35 gallons ay iisa lang. Tapos update ko na kayo dito sa aking flower horn. Ito yung ating MB4 na VIP. So siguro baka ibenta ko na rin to guys. At message lang kayo sa mga naghahanap ng flower horn. At panigurado yung napakaganda nito guys. At sure na ako na male yun. At hindi ko naman siya ikikip kung medyo ano siya dihado kung ano yung hindi siya quality para sa akin. Tapos meron pa nga tayo ditong isang male. So hindi ko sure, ayun pala yung isa yun. Nasa 20 gallons ay hindi ko medyo sure na male. Tapos ayun na nga at medyo pangit yung panahon natin. At pupunta pa nga tayo sa ating MB farm. Tapos meron tayong bagong guppy dito guys. Meron tayong Black Endler guppy. Yung mga maliliit lang guys. Bali galing yan kay Sir Sack. Doon sa kinukuha na ko ng Chubby Pex. So yun na nga guys. At sinumulan ko na mag sort. So itong tub na to ay galing dito sa ating 50 gallons. Tapos yung nandun sa 35 gallons ay hindi ko pa nahuhuli. So, ito ay isosort ko muna guys at hahanapan ko muna ng mga same size at yung ikikip natin. Tapos ibebenta na natin to para hindi naman tayo matambakan dahil meron pa nga tayong isang batch. Tapos meron pa ulit tayong sumunod na batch no, na mga fry, yung mga day olds pa lang. So, mapapansin nyo guys, yan, katulad nito, maganda na to eh. At pwede na talagang ikip to, konting groom. Pwede nyo nang gamitin na ito. Ito yung mga ikikip ko muna guys. Tumang gantong kulay dahil favorite ko tumang gantong black and white. Hindi ko naman to i-overgroom guys ha. At papalakihin ko lang talaga ng konti para sa susunod nating magiging breeder yan. Yung mga yan. Ito katulad nito guys. Oh. So napakarami natin magaganda dito. At yan ay ibebenta lang natin din ng mura kahit medyo masakit din sa bulsa yung ating ginastos dito dahil hanggang magtuman sila ay ginamitan natin yan ng Chubby Pex worm para hindi naman sila mabansot. So yun na nga guys at ito yung ating mga napili na ibebenta natin sa ating Facebook page no. So sa mga naghahanap diyan ng mga SBST, medyo konti lang muna 'yung ating ibebenta. At paunahan na lang guys. At available 'to sa ating Facebook page.
at pwede kayong mag-direct dito sa aking backyard sa mga nakakaalam nitong backyard natin dito sa aking bahay. So ganyan nga pala yung size nila guys, ayan, ganito. Pero meron din dyan medyo malalaki, ayan. Ibenta lang natin ng mura yan para medyo mabawasan yung ano natin, yung mga pinapakain. At pambawi na rin natin sa ano, sa feeds, tsaka sa ano, sa live food sa Chubipex Worm. So sa mga gustong mag-avail nito, message lang kayo sa aking Facebook page o comment lang kayo dito sa aking video. Tapos yun na nga pala, may umuuna na, no? So ayan, may umorder na nga pala agad sa atin ng 10 pieces na SBST na ano natin, na binebenta natin, no? So maraming maraming salamat kay Sir Jolan na umorder nito. Siyempre meron yan, 3 sticker natin guys. Tapos siyempre kitang-kita nyo naman yung ano natin. So itong mga size na to guys ay itatabi ko muna at papakainin muna natin ang mga Chubipex Worm. Tapos eto na, sisimulan ko na yon guys yung ano natin. Tapos nailagay ko na nga pala dito yung ating mga fry, yung mga day olds. Siguro wala pang 5 days yun. Kaya inuhulog ko na dito para hindi naman sila mag-crowd doon sa ating batya dahil napakarami nila eh. At ang ipapakain ko dito yung egg yolk natin, yung, o yung itlog na pula pag yung naglalaga tayo, dahil hindi pa nila kayang kumain ng Chubipex Worm. So intayin ko na lang guys yung lalamove rider para ma-ipeship na natin to. So yun na nga, at tapos ko nang i-sort yung ano natin, yung mga fry doon sa ating 50 gallons. So ito yung mga malalaki guys. Ayan, dito ko inilagay sa customize natin na aquarium. Ayan. Bali, ang ginagawa ko nga ay pinagbubukod-bukod ko. Tapos ito yung sumunod na medyo malalaki. Ayan. Dito muna sila sa 20 gallons. Tapos yung mga maliliit ay dito rin sa isang 20 gallons. So binubukod ko yan para yung iba o yung mga maliliit ay makakain ng sapat. Tapos ito ay dadalhin natin doon sa ating MB farm, itong mga HB Blue, dahil sobrang dami nating HB Blue na paanak dito sa ating backyard. Tapos itong mga krillings natin ay hinarvest na natin para ilagay na natin doon sa ating tarpal pond. Kung naalala nyo, meron pa tayong isang tarpal pond doon sa unahan na mga krillings lang din o yung mga maliliit pa lang yung mga inilagay natin doon. Tapos yun nga, yung mga breeder natin dito ay hindi ko pa na-check kung meron bang buried o kung meron ng mga eggs. Tapos namatay nga pala yung isang buried ko dyan na female, no? So ang laki ng hinayang ko. So yun guys, at nandito na ako sa aking MB farm. So matagal-tagal din bago ako nakasilip dito sa aking MB farm. Kaya nakapagpadala tuloy ako ng mga feeds katulad nitong ating PO3 at PO2. Tapos itong ating mga HB Blue ay dito ko na ilalagay dito sa ating batya. At good news guys, dahil yung isang naalbo nating water lotus ay tumubo na nga ulit. Ayan, oh. Kung mapapansin nyo, meron na nga dahon. Tapos ang inaabang ako ng silipin dito, itong mga PKBM natin na sobrang daming fry. So dito ko na nga inilagay yung ating mga krillings, at check natin kung anong size na itong ating mga krillings na ditong inihulog. So yung inilagay ko dito, wala pa tong 0.5, at yun nga, tumalon. At medyo malalaki na guys, at mga lagpas 1 inch na. So i-release ko na itong ating mga krillings dahil kanina pa ako nandito. So bago kay video guys ay nag-check muna ako, baka mamaya merong mga butas o merong mga walang tubig. Kaya bago ko i-record pagdating ko ay chine-check ko muna. At na-ano ko na naman to guys, na-acclimate ko na naman tong ating mga krillings na mga 15 to 20 minutes. So i-release ko na at para mapaglakbay na sila dito sa kanilang tarpal pond. At ayun na nga guys, at inaaway sila ng ating mga swordtail. At
hindi naman sila talaga inaaway nitong mga swordtail na to, no. So kala talaga nung swordtail na pagkain o feeds yung ating inirelease dito sa kanilang tarapal pond. So papakainin muna natin sila ng mga PO2 para hindi targetin yung ating mga craylings ng mga swordtail. Yan. Bali, budburan lang natin yan ng mga PO2 para yung PO2 ang kainin ng ating mga swordtail. Tapos dito sa ating tab, may mga lamang craylings pa rin to, guys, at hindi na craylings kasi medyo malalaki na to, siguro mga 2.5 inch to 3 inch yung laman nun. At syempre, magpapakain muna tayo ng ating mga alaga dito habang tinitignan natin kung ano yung mga laman ng ating mga isda dito, kung dumami ba sila o may mga naubos. At pansin ko naman dito sa ating mga danyos dito ay hindi pa rin nababawasan yung ating mga danyos dahil napakarami pa rin nila. Tapos dito sa ating mga red balloon platies, medyo nababagalan ako sa paggalaw o sa pagdami ng ating mga red balloon platies. Hindi ko sure, ah. At ang laman lang naman itong ating rep tub na yon ay yung ating red balloon platies. Tapos napakarami nating hydrilla daw, napakapal. So hindi ko alam kung babawasan ko yung hydrilla plants at hindi sila makapagparami. Baka nahihirapang humabol yung male. Tapos i-release ko na to tong ating HB Blue. So hindi ko na pinakita sa inyo, guys, kung paano yung ginawa kong release dahil napakahigpit ng pagkakagoma ko o pagkakarubber band ko doon sa plastic na yon. Tapos pakiinin ko na rin tong ating mga SBST na goldfish dito. So hindi ko pa binebenta to, guys, sa itong nasa tarapal pond natin. At ito ay napakadalang kong pakainin ng Chubifex worm. Madalas to PO3 lang. At kaya kung mapapansin nyo, guys, yung size nila kaysa doon sa size na nandun sa aking backyard ay medyo nauunahan sila, no? Pero makahabol yan, guys, kasi sa size nilang ganyan ay medyo mabagal. Pero yung coloring nila ay mabilis kasi nasa tarapal pan nga sila, tapos naarawan sila ng ayos. Tapos dito sa ating mga trailings dito, papakainin na rin natin, guys, at medyo malabo na nga yung tubig nila, no? Hindi na nga natin makita. So wala pang order sa akin, guys, kasi yung umorder sa atin ay kinancel muna dahil hindi pa nga na-acclimate o hindi pa nasa-cycle yung tubig doon sa kanyang pond. Kaya next week na ulit tayo mag-release dahil gusto ko pag nag-release ako o ginalaw ko yung ating tarapal pond ng crayfish ay huhulihin ko na yung mga malalaki para i-out. Dahil napakarami nun, guys. Tatlong batch ata yung hinulog ko doon. Tapos dito sa ating mga goldfish, naggagandahan yung ating mga red white. So tuloy-tuloy lang, guys, pakiinin lang natin yung mga alaga natin dito. So pinakamarami ko dito ngayon, guys, tong ating mga HB Blue. So sa mga naghahanap ng guppy, ang available ko lang na nai-release ko dito ay mga HB Blue. Kasi yung ating mga albino koi, ito yung ating albino koi na galing kay Hendrick's Backyard. So napakatagal dumami, no, kaya hindi tayo makapag-release nito. At tamang-tama lang to, kung hindi tayo makapag-release ay pan-display natin dito sa ating MB farm. Yan. So pakiinin lang natin, guys. Tapos tong sumunod na tab o styro tab, ang laman nito ay mga red lace. So galing yan kay Boss Eman Malik, no? At yan ay mga linyahan niya ng mga pang show. At marami ding laman to, guys, kasi yung iniwang ko to, napakaraming prey nito. At dito ko nga pala hinulog yung ating mga shrimp, yung dwarf shrimp na Blue Dream. So silipin natin, guys, kung nandito pa ba? At kung napapansin ko nga, ayun nga, guys, at nandito nga yung ating mga shrimp, yung ating mga Blue Dream.
at dumoble na nga doon, dumoble yung kanilang dami, no? Iniwan ko to siguro mga 3 piraso na lang o 4 na piraso. At ngayon ay napakarami na. So nanganak na nga yung ating mga shrimp doon sa styro tub natin. At hindi ko muna nga gagalawin yan at hayaan ko muna dumami ng dumami yan dyan. Tapos itong nilagyan natin na 2 styro tub ay butas na, no? Tapos yung dulo ng tub natin ay nandun yung ating mga RCS. So hanggang dito na lang muna ng aking video. Maraming maraming salamat po sa mga nakasuporta, mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman. So maraming maraming salamat po. Peace out. Bye-bye.